Kinwestiyon na isang abogado ang legalidad ng pagtakbo ni dating Pangulong Joseph Estrada sa pagkaalkalde ng Maynila ngayong taon. Bakit kaya? Alamin natin sa report ni Tina Panganiban Perez. Nagharap sa Commission on Elections si dating Pangulong Joseph Estrada at ang nagpapadisqualify sa kanyang si Attorney Alicia Rosis Vidal na botante ng Maynila. Ani Vidal, gusto lang daw niyang malinawan kung pwede pa nga bang tumakbo o hindi si ERAP na kumakandidato sa pagkaalkalde ng Maynila. Nakasaad daw kasi sa Local Government Code at Omnibus Election Act na ang sinumang naparusahan ng reklusyon perpetua dahil sa isang krimen ay disqualified na sa pagtakbo sa eleksyon. Si ERAP ay nasentensyahan ng reklusyon perpetua matapos mapatunayang guilty sa kasong plunder. Sabi pa ni Vidal, kahit daw ibinalik kay ERAP ang kanyang civil at political rights, di naman daw nakasaad sa pardon ni ERAP na ibinabalik sa kanya ang karapatang kumandidato. Katunayan, ang di na raw pagtakbong muli ni ERAP ang isa sa mga kondisyon ng pagpardon sa kanya. This is filed para to enrich the jurisprudence on election cases. Kawawa ako, as a voter in the city of Manila, I want to be sure na yung vote ko will be counted. E baka later on madisqualify siya. Sayang na yung boto. Pero naniniwala si ERAP na harassment ang kaso. Piniyagan daw siya ng COMELEC noong election 2010 na kumandidato bilang Pangulo. Isa pa ang abogado raw ni Vidal sa kaso ay si retired Justice Rodolfo Palataw na abogado rin ni Manila Mayor Alfredo Lim na katunggali niya sa election 2013. Si Vidal ay abogado rin dati ni Lim. It's all purely harassment. I don't know what the dirty Harry means. It might mean dirty tricks. So sir, you think si Mayor Lim po ang nasa likod ng kaso? Sa tingin niyo? Of course. He's a good friend, and let's have a fair fight. No dirty tricks. Huh? No harassment. Bagamat inamin ni Vidal na abogado nga siya dati ni Lim, wala raw itong kinalaman sa kaso. Ayon naman sa chief of staff ni Lim na si Ricardo de Guzman, abogado nga raw dati ni Lim si Vidal. Pero ang pagsasampara ng kaso ay sariling desisyon ni Vidal. Ipinaubayan na lang ng kampo ni Lim sa COMELEC ang pagdedesisyon sa kaso. Binigyan ng COMELEC ng 10 araw ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang memorandum. Tina Panganiban Perez, GMA News.